may nakikinig ngayon na sobrang nasa-stress sa kanyang buhay at saka sa kanyang katawan. Let's say those with the cancer, heart disease, diabetes, 99% po ng mga sakit gani today are related po to stress mismanagement and the weakening of the immune system. Okay. What kind, anong tubig ang iinumin natin? Malamig ba? Mainit ba? Maligamgam ba? Tap water ba? Anong pinaka mas effective? Well, for this special water that I mentioned, you can drink it any temperature as long as you drink it. Yes. So kung malamig talaga ang inyong madalas na iniinom, and okay the, lang yun. The more you drink of it, lalo na sa first 14 days, the better for your immune system to detox the body. I suggest around 12 to 14 glasses a day for the first 14 days. Then after that, reduce it to around 10 to 12 for 4 months or until such time na mag-normal ang laboratory tests. Pag normal ang laboratory test nyo, you don't need the drug anymore. Then you just continue mga 8 to 12 glasses a day depending on the season. Pag mainit na panahon, you drink, you need to drink more. Yung pag-inom ng water sa umaga na hindi ka pa nakapag-breakfast, very wala good, pa pa. Very good, very good. When waking up, you drink. I tried it pero masakit sa ulo eh. Tsaka masakit sa, para kang sinisikmura. Kasi hindi ka pa nakapag-coffee, yes, hindi ka pa nakapag-breakfast. Kasi inom your, body, ka your body is reacting. Sa umpisa, maninibago ka, but it's very good when you wake up in the morning, you drink water. Nagawa ko yan. I would describe it as para kang, well, para kang may bagyo at maraming, parang nag-flooding yung area mo. Because it does help cleanse your body. Okay. But there are doctors who say na they won't agree with it. Kasi may mga doctors na nagsabi na it might not be ano daw sa, parang hindi kakayanin daw ng liver mo if you drink too much. Baka sumobra naman. Pag sumobra. So I guess siguro... That's true for other types of water. But for the water that I mentioned, it's very safe for everybody. Kahit children. Kahit children. Ngayon naman, audience participation tayo ngayon. Yung mga tagapanood natin, mga nakikinig sa atin, isama ho natin sa ating talakayan. Ita sa nating taga-subaybay, si May Ann ng Quezon City ang gustong magtanong. Makakatulong ba ang pag-schedule ng gawain para makapagpabawas ng stress? Scheduling. Kasama po ba sa ano nyo yun? Time management. Yes, time management is very important sa stress management. You need to manage your time very well. Wake up early in the morning para you come on time sa trabaho. Oo nga naman. Kasi plan ahead. Wala ka nang, hindi ka nang masa-stress kasi alam mo na kung anong gagawin mo. Yeah. Diba? Para nakaschedule. Ang hirap talaga. Ang hirap alisin ang stress pagka araw-araw, punta ka sa trabaho mo, sa bahay, pagdating mo, stress ka na naman, problema sa ibang tao. Christmas, tapos, masistress ka dahil tapos kailangan mo mga prepare for Christmas. Darating yung mga billings mo, yung mga bill mo babayaran. Nako, wala pang mas malaki pa yung, kaya mas malaki yung gastos kaysa kinikita. Talaga nakaka-stress yan. No? Every day, maraming tao nakatayo sa EDSA, nag-aabang ng bus or nag-aabang ng taxi, ganyan, mapapansin mo karamihan sa kanila nakasimangot, naghihintay kasi mainit nga ng panahon. Pero I tip ko po sa inyo, reverse it. Think positive. Smile while you're waiting. Half smile lang po para yung hormones mo maganda level. At half lalapit smile yung taxi sa inyo, hindi matatakot yung driver. Tama. Half smile. Yes, it's a positive mindset. Try nga natin. And by the way, forgiveness. Yung tinatanong kanina sa akin, yung may kaaway, ganyan, may kaaway, paano i-handle yan. Kailangan yan, find a way with God's grace na mapatawad mo from your heart the past hurt and memory. Forgiveness is very important sa stress management. Ayun, and you need God's grace to do it. Tama yan. Minsan pag may sinabing masama sa'yo, pag ginantehan mo kaagad, ang tendency kasi is magkamali ka rin, di ba? Correct. Pero kung palipasin mo muna yung oras at kausapin muna yung sarili, pagdating mo sa kanya, medyo less na yung pakipag-usap mo at maiwasan yung altercation, di ba? Yes. Sa anger management, pagka talaga malapit ka ng pumutok dahil sinisigawan ka, wala ka namang kasalanan, anong gagawin mo? First, put Jesus in the midst of the problem. Okay. Then, look and listen. As you put Jesus in the midst, you look and listen at the person. Tignan mo, without judging. Just be present to him. Kasi nawala na siya ng anger. Then you wait. What will you wait for, Amelin?
you'll wait for the person to get tired of shouting. Pag napagod na po siya, yung sinabi ni Gani, timingan po natin at kausapin na in a peaceful, humble tone. May nagturo sa... Oh. And solve the problem or meet in the middle. Somebody said na ano, i-picture mo na lang daw yung tao para may bright white light and then in your mind also, daw, yes. Parang i-ano mo na siya, parang ikalmahin mo na siya sa mind mo, yes. Para kumalma siya. Kasi sometimes some people just need that release na gusto nilang ilabas yung galit nila, di ba? Yeah. Pero okay. Ito, alamin naman natin kung paano hinahandle ni Ram ng Quezon City ang kanyang stress. Go ahead, Ram. Usually, if stressed ako, I just play with my kid or just surf the internet. Tapos, ayun, it kind of eases the stress away. Ako, I look at recipes. Ako, I look at recipes. Sa ano ba ang recipes? Mga... How do you choose what can... Luluto ka? Hindi, I look at recipes. Okay, hindi ba muna kasi minsan it affects your cooking kapag galit ka eh. Okay. Pero I mean, how do you choose kung ano yung mga... ano? Kasi what may makakatulong. Work for one person may not work for another. So ano kaya ang makakatulong sa isang tao? At sa paano bawat, niya malaman? Yes, Amelin. Sa bawat tao, may variety of ways to manage stress or help yung mga things na ganyan, like bonding with your family, sa your recipes, cooking, ganyan. Yes, yung iba true. Ping pong, yung iba naman knitting, yeah. Ganyan. Anything that will take your mind out of your regular work activities and schedules is good for the body sa paglaban ng stress. We need playtime, recreation time, because all work and no play makes Jack and Jill a dull boy and girl. Okay. Sa mga nakikinig po sa atin sa radyo, sa mga himpilan ng radyo ng RPN, sa iba't ibang panig ng probinsya natin, pwede ho kayong mag-text sa amin. Ang pwede gamitin text line po natin ay 0999-772-0991 at 0905-404-6311. Naka-flash naman po yan sa ating TV screen. At sa ating landline naman ay pwedeng tawagan po ang mga landline natin 571-8696 at 571-8366. Okay. Okay. Basahin naman natin, meron na ba dito? Basahin naman natin ang mga tanong via text. Yan, galing ito kay Olivia ng Marikina. Palagi akong nasistress sa business namin dahil sa mga late deliveries ng items. Paano ko ba i-handle ang ganitong stress? Olivia, do not allow anyone or anything, pati late deliveries, to take away God's peace in your heart. Huwag kang papayag yung mga delivery na tanggalin ang kapayapaan ng Panginoon sa iyong puso. But make sure, sa umaga pa lang pagising mo, you choose to be happy. Whatever will happen in the day, God will be present in your heart. Kasama yan. Kung walang stress sa buhay, yung mga deliveries na yan, buti nga may delivery, no? Yes, at may business happy. Ka. May business ka, di ba? Tama ka. Actually, if you think that way, it's a happy stress, di ba? Minsan sasabihin yes. Nila, yes, pagod ako, pero naman, ang laki ng kita. May nangyari. Okay. Kasi yung stress ka na wala kang trabaho at walang magawa. Nakaka-stress, di ba, yung maghapong ka na lang nakatunganga o nakastambay na walang trabaho. Oo nga. Nakaka-stress ba yan, Doc? Idleness, maboborang katawan. Oo, tapos, minsan nagiging loner. Oo. It's bad for the body. It can lead to depression. Parang lumipas ang maghapon. Oo, parang hindi ka naging productive. Yes. Mm-hmm. Alam mo, we need to smile more. Yung si Olivia, ay tip ko sa inyo para ma-motivate yung mga tao tsaka delivery men na lalong... mag-delivery on time, you smile at them, you talk to them nicely and be project a positive vibration sa kanila. At tingnan mo next time, parating maaga na yan. Ito rin nating part ng buhay natin tsaka part ng business talaga yan, di ba? Okay. Oo. Ito naman, nakaka-anemic po ba ang lagi kang stress? Pakisagot po, please. Ako po si Janice, taga Davao po. Sagutin ako. Ka agad si Janice. Yeah. Sige. Oh, nakaka-anemic alam niyo po, ba? Good question. Depends on the person kung anong weaker organ or system, let's say blood sa kanya, yan ang tatamaan pag ikaw ay nasa stress at hindi mo namamanage mabuti. Others, nagkaka-allergies. Yung iba, nagkaka-problema sa bato. Iba, sa pag-ihi. So, it's the when you depends say weaker organ, so ano yung organ sa katawan ng tao na hindi nagfa-function yes. as efficiently? Case to case po yan. Eh, yung sinabi mo kanina, Doc, na it may cause weight gain. Why does that happen? Yes, maraming maraming cases na matitrace yung obesity, yung weight gaining nang bigla na lang lumalaki. It's because yung stress hindi niya ma-manage mabuti
kain ng kain. Binubuntun doon. Binubuntun sa pagkain yung galit niya. Oh, parang stress relief niya yung yung kumakain na hindi na masyadong yes. Tips sa eating po, mga gulay at saka prutas, you eat it with an empty stomach. Ah, bakit 20-30 minutes before the meal so that the fruit enzymes will help your digestive enzymes to make tunaw the food better. Mm. Yung matandang paniniwala no, naalala ko pa sa mga lolo't lola ko, huwag ka daw kakain ng prutas sa umaga kasi sisikmurain ka dahil maasim yung mga prutas, yung mga fruits at baka masira ang tiyan mo. Ano ba ang well, the scientific finding is all fruits created by God are good for the body and best taken with an empty stomach. Mm-hmm. Yes. So, apple, orange, and any fruit po, maganda hindi po. Hindi sasakit ang tiyan mo? Hindi po. It will turn will turn into alkaline, pati yung orange, ganun. Oo. Yes. Very okay. Safe po. Ito wala naman kay Bash ng Pateros. Yung iba kapag stress ay naninigarilyo na lang o umiinom ng konti, makakatulong ba ito para mapag-ease ng stress? Yung sa smoking nila, ibabaling. Those cigarette smoking and the drinking are two of the worst ways to release your stress. You know why? Kasi lahat po ng alcoholic drinks na naimbento ng tao, meron yung fatty globules na naiipon sa ating liver through the years of abuse. Mm-hmm. And one day soon, yung matunoon, bigla na lang lalakit yan. Nung pala hindi tiyan niya yan, liver nag-bloat into a size of a football. Uh-oh. And doctors will tell you it's liver cirrhosis or liver cancer. Smoking, pumapayat siya pero lumalaki ang tiyan niya. Pumapayat pero lumalaki. Kumakain na. So yung release niya is sa smoking tapos eating a lot. Ganyan, so dapat hindi ka doon mag-depend sa yes. Pag smoke. Stress water therapy has helped many people set free from smoking and also drinking. Yeah. Can it help kaya allergies? Yes, definitely. Allergies are related to stress and the weakening of the immune system. Kaya nag-allergy po tayo. Ito, mula naman sa mga nag-post via Facebook, nagtanong si Lydia, paano kung dumating na sa point na hirap ka nang matulog because of stress? May way ba para ma-resolve ito? Yes, I highly recommend you attend my stress water therapy seminar so that yung sleep problem mo ay maayos, mahirap ang di nakakatulog. Rest is very important. Doon nangyayari ang cell regeneration, cell repair, and cell rejuvenation. So we need enough time to sleep. Ano sa pag-aaral niyo, Doc? Anong pinakamagandang amount of sleep? Ilang oras ba dapat at anong question. Oras? Good question. The best time is 9 to 10 p.m. mag-start matulog kasi yung production ng sleep hormone ay mas mabilis during that time. And the length of time depende po sa tao because each person is biochemically unique. So iba-ibang length of time to sleep. Okay, so basta 9 to 10, it's best matulog ka na. But for my case, if you learn and practice stress water therapy, anytime I sleep like a baby. Oo nga naman, hindi ka matatanda. Baby, ano? Laging baby ka, di hindi ka natatanda. Pero huwag kayong magwiwiwi. Kasi yung baby nagwiwiwi. Ikaw talaga, gani. Kailangan ng diet. Joke lang po, Doc. Uy, yung ihi is important, ha? Huh? Yeah. Pagka yung ihi mo ay patak-patak na lang, malaking problema yan. Kailangan tuloy-tuloy ang pagwiwiwi. So, red flag yun. Yung ihi mo, very dark color, na may problema din po yan. At pagkonti. Kailangan yung ihi mo ay masaya, talagang bumubulusok. Okay, bago natin ipagpatuloy ang tanungan at bago natin basahin ang mga questions ninyo, meron muna tayong trivia. Alam nyo ba na ang unang konsepto ng stress balls ay nagsimula sa Hebei, China sa panahon ng Ming Dynasty noong pang 1368 AD? Ito ay tinatawag ding bounding balls o Chinese health balls. Ang orihinal na stress balls ay gawa sa solid metal na iron. Hindi tulad sa stress balls na makikita ngayon na gawa sa polyurethane foam rubber. Ang stress balls ay ginawa o dinisenyo para paikutin sa palad na nagbibigay ng weighted pressure o bigat para maibsan ang tensyon sa kamay. Nakakatulong din ito sa pagpataas ng blood circulation dahil ang ating mga daliri ay konektado sa cranial nerves at sa iba pang ugat sa buong katawan.
Yun. Yung pala ang dahilan nun. No? Okay, may mga... effective din ba yan na doc, yes, talaga yung po, stress balls? Yes, makakatulong yung mga balls na yan. Basta yung balls ng... yung ball na yun, ha? Yes. Pwede bang, kailangan bang ball? Pwede bang, let's say, kung anong meron ka? Ball pen? Or ball, yung... ball pen? Hindi, yun ang naisip ko. Ping pong ball? Or, any, okay lang ba yan? Or any object na, ano ba ang purpose? Kasi parang i-ano yung kamay mo, di ba? Para yung mag, ano siya? Nerve endings na si-stimulate. Matatamaan. Oh, dito sa fingers natin, tips, especially the tips, at saka dito po. Po. Ah, pwede mo rin pwede ba i-masahe, masahe? Pindutin lang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, all the way. This is mga nerve points. Yan. Ah, so parang, sa how do you describe it, Gani? Sa, reflexology sa tip, po yan. Sa gitna. Tapos sa baba. Yeah, dito, parang, dito at saka dyan. 3 okay. seconds. Therapy. Press nyo lang po. Yes. Per finger. And also and this one, yung, oh, any pain in the body. Diinan nyo lang matagal. Hindi natin nakikita. Pero dito, sa kamay. In between the thumb and the forefinger. Yeah, there's a fleshy portion there. Pag sinisipong ka raw, okay to mo. Ay, kapag ano, when your stomach is not feeling well. Sa toothache naman ito, i-press mo. Toothache? Pag masakit ang... ano yan? Yung thumb at ang forefinger. Yes. Pag dikit mo at ispindutin mo. Tapos pindutin mo siya. Mawawala sakit, malalasan. Kunyari, bubunutan ka ng ipin sa dentista, makakatulong din yan habang inaano ka. Pindutin okay, mo ganyan. Pindutin okay, pindutin mo yung ano. Okay. Paano kapag ano, i-injectionan ka? Pwede bang yun na lang din para ganun? Hindi eh, kasi diba, maari, you have to distract maari, yourself para hindi ka matapos yeah, it will sa help injection. Also. Press it, yes. Alright. Basahin naman natin ang mga tanong pa via Twitter. Ito mula kay at Pamela Dat Cassandra. Nakakatulong ba ang planting para mawala ang stress? Well, very good. Puno, love ng... nature, planting will help distress the body and the mind. Ayun, paghahalaman. Yes. And while you're planting or dinidiligan mo yung halaman at flowers, you talk to the flowers, you say, I love you, you're beautiful, good morning. Nakakatulong daw yung day, yeah? Yes. Oo. Basta ang ipa-plant nyo halaman, wag yung bala, ha? Yung plant ng bulits, hindi po kasama yan. Sa mga kahit mga bala na yan. Kahit ano, I love you yun, hindi na nakakatulong. Ang dami na stress dyan. Mas nakaka-stress yung planting at bullets na yan. Anyway, ito pa, mga questions. Okay, tweet naman ni @arnolfo.salvador. Ano ba yung mga pagkain na nakakabawas ng stress at nakapag-light up ng mood? Sabi very nila chocolate. Question. Nakakatulong alam ba talaga mo, one yun? Of the 12 principles of being happy and well is proper nutrition. Okay. In my research, proper nutrition simply means more of fruits and vegetables at kaunti lang po ang karne. Bakit daw? Dapat damihan ng gulay at prutas ang katawan at konti lang ang karne, especially red meat. Yan ang pinakamahirap tunawin ng katawan, yung galing sa baka. Second worst is pork. Third is chicken. The safest is fish. But turkey. Top of the line, turkey, Pabo, chicken turkey. Is better than the regular chicken. Better than chicken, yes. Okay. Nung unang panahon, yung free-range chickens, yan ay mainam naman sa katawan. But today, ginamita ng napakaraming growth hormones and antibiotics. Pero di ba, Doc, sabi nila pati daw yung fish, mayroon na ring mercury. May meron mga nagsasabi, po, some, especially some kapag them, nasa yes. dagat. Yes. Pero sa inyo less, din ba? Sa lesser evil, it's fruits, vegetable, fish as a rule, then sa chocolate, fish, white meat na fish. Chocolates once in a while, yes. Mm-hmm. Dark chocolate, yes. Once in a while, wag lang damihan po at araw-arawin iwasan. May tanong si Sammy ng Antipolo, bakit po kapag stress ako, nabubulol at nanginginig ang boses ko? Ah, may history po ako ng mild stroke, ano po ang mapapayo niyo sa akin? Stress is psychosomatic. The mind and body are connected together. Yung effect sa kanya, nagsa-stammer siya, nagsa-shake siya ganyan. Different reactions for different people. Yung iba, nagpa-pass out, nagpe-faint, nawawala ng malay. Yung iba, sumasakit ang tiyan, nag-a-acidic, ganyan. Nagkakaroon ng GERD, yung reflux dito po, ganyan. So it's a normal reaction. Normal in a sense na nangyayari yan sa taong may stress. And warning it has, signs, and yes. And it has nothing to do doon sa history niya ng mild stroke. Yes. Hindi dahil sa mild stroke niya. Parang it's one of the reactions of the body once kapag stress. Yes. Okay. Ito pang huli question ni June Navarro ng Antipolo. Ang tanong niya, ha? Is it true that sex contribute to stress management? Nakakatulong ba sa stress management ang pakikipagtalik? If it's healthy sex, it's good for the body. Mm-hmm. Yes.
Okay, walang problema ang sex yon. Parang exercise with ganun. If you're doing it with the partner, the right partner, mm-hmm. and it's a true ang love na nangyayari, it's very good for the body. Oh, yeah. Pero pagka hindi totoo, yung bang naglolokohan lang, mm-hmm. they use each other, mm-hmm. Hindi magkakaroon ng good effect. At magkakaroon ka ng mas matinding stress pa. Pati sa puso and other things. Mm-hmm. Oh, June, nasagot na yung tanong mo. Pinagbigyan ka na namin na June Navarro ng Antipolo. Yeah. Yes. Okay. Okay. Oh, dito, may LC, maraming questions dito. Kung hindi na masagot today, ibibigay mm-hmm. natin kay... pero ito, merong tweet. Alright, ito tweet ni Arthur Constantino at ArtCon836. Ang tanong ni Arthur, can water therapy help a person with high platelets count? Yes, stress water therapy can help platelet count. All sorts of, actually 99% of diseases are related to stress mismanagement and the weakening of the immune system. If you practice stress water therapy, makikita nyo, gaganda ang kalusugan nyo until such time na hindi na kayo mangangailangan ng maintenance drugs. At yung wala pang sakit ngayon, stress water therapy will help you prevent diseases in an economical way. Just find out the seminar schedules and my number. You can book a seminar with your company or school. Mm-hmm. Pati mga parit madre nasa stress po. Naimbita po ng bishop for dioceses na po. Yeah. Ng training the parish priests of the diocese, lahat ng clergy. Mm-hmm. Nasa stress po yung mga parin. Pati mga madre of St. Teresa's College, mm-hmm. ICM Sisters in Cebu, mm-hmm. Baguio, and Banaue, Quezon City. UP College of Education, ako po, tuwan-tuwa yung professors, mm-hmm. faculty, and admin staff in UP when they had this stress water therapy seminar, Being Happy and Well ang title ng seminar. Ayan, nako, Dr. Philip, marami kaming natutunan ngayon. At from now on, magpa-practice na kami. Yung tinuro mo kanina ayaw naming magmukhang matanda. Maraming salamat sa mga information na binigay mo sa amin, mga tips na talaga naman nakakapakinabang at yung mga binigay mo sa aming mga paraan. Ano, paano tayo Danny, can I invite the viewers Sige for po. The seminar? Yes, please.